Lahat. Kakain ko lang na isang pizza, guys. Gutom ko. Papunta ko dito. Sumusunod gutom ko. Dito sa abroad, lahat. Minamadali. Pero, maayos natin ang trabaho. Well, naglalakad ako kanina sa labas, guys. Nakita ko itong, pizzahan. Gutom na gutom ako. Tamang-tama. Gutom na gutom ako. Bumili na ako ng tatlong slice. Yan. Pero, dalawa na lang yan. Kasi kinakain ko na yung isa. Nandiyan sa chat. Kasi, importante kasi, guys. At gano'ng kabisi ang schedule natin. Kailangan tayong nakakain. Kasi, kung trabaho lang tayo ng trabaho, tapos walang kain, magkakasakit tayo niyan. Pero, naman ulit yan, diba? So, kailangan kumain bago magtrabaho. Kahit gano'ng pa yan kabisi, kailangan natin kumain. Mga OFW. Nang tayo hindi magkasakit. Kasi maraming umaasa sa atin sa Pinas. Diba? So, okay. I'm gonna enjoy my pizza mukbang. Kain lang tayong kain. Lang tayong bubuhay dito sa mundo. Ay, nako. Ito na yung tanong, guys. Huwag kayong kumain. Lumalaba ng pizza. Lumalabas ba yung mga dila niyo? Ako parang hindi. So, let's eat. Malaki natin itong tomato. Diba laki? Ang laki. Matanggal ang tomato. Sarap. Ang sarap lang. Tapos maasa mga mukha. Ano yun? Joke. Alam ko ng tanong. Alam ko ng sagot doon, guys, sa tanong ko. Pag kumakain pala ako ng pizza, lalaglag na siya. Pag kumakain pala ako ng pizza, hindi lumalabas ang dila ko. Pwede lang kung tumutulo yung cheese dito, diba? Kaya, kain na tayo. Ang sarap. Ang sarap. Ito yung lunch na. Pindali. Kasi, dami itong trabaho. So, pati lunch natin, pindali na din. Luto na. Bilhin na lang sa labas. Parang hindi ko na kaya matapos yung pangatong slice ng pizza. Kasi wala akong soft drinks ngayon. Tapos iwas lang yung sugar. Diba? Ang tubig yung inumin natin. Diba? Save ka pa sa pera. Healthy pa yung tubig na inumin. Diba? Ito sa abroad, guys. Sis, nag-iisa lang kayo. Talaga nang kailangan natin alagaan ng sarili natin. Kasi, kung tayo nagkasakit sa abroad, ang hirap-hirap po. Masakit yung katawan natin, may dinaramdam tayo. Tapos, wala kang kamag-anak dito. Wala kang talang gumapang. One time, nasa business trip yung amo ko. Tapos, dinapuan ako ng sobrang, napakasamang lagnat. Ang init-init ko. Umabot ako ng 38 degrees. Magta-39 na pagdating ng gabi. 39 something na. Diyos ko. Siyempre. Masakit yung katawan mo. Wala kang kain. Whole day. Inom ko lang inom ng gamot. Tapos tulog. So, ang ginawa ko, guys. Gumapang talaga us ko sa ina. Nagpakulo ako ng bigas. At bigas lang. Parang may kalaman lang yung tiyan. Tapos. Dito, guys. Yung iba. Yung ibang mga amo. Hindi nila shoulder yung mga gamot. Hindi ka rin nila bibigyan ng gamot. So, buti na lang ako. Pag nagkakasakit, ang gumot na yun, sa shoulder ng amo ko. Bayad din naman kasi ng amo ko. Kaya ako nagtagal sa kanya eh. Magsa 7 years na ako sa kanya. Nang ginawa ako, gumapang ako sa kusina, no? Kasi hindi ako makatayo. Sobrang weak talaga yung tuhod ko. Gumapang ako sa kusina, nagpakulo ng bigas hanggang kumulo-kulo na, nilagyan ko na ng asin. Tapos, aminam ko ng gamot. Tapos nagpahinga na. Siyempre, walang karne, walang gulay, bigaan, walang lugaw lang na asin ang nilalagay mo. So, walang lasa. Pero bahala na basta nagkalaman yun siyan. Kasi yung gamot is parang nagpapahapdi ng sikmura. Tapos, kaya, dapat alagaan siya ng sarili. Huwag magpapalipas ng gutom. Kasi gano'n kakabisi. Pag naramdaman mo yung gutom, kain ka na ng tinapay, kawin ng tinapay, saging. Pero katulad, kung dami kong nadadaan at tindahan, so nakakabili ako ng pagkain. Lagi akong lumalabas kasi inutusan ng amo ko. Which is, swerte ko talaga kasi hindi ko mabubod sa loob ng bahay. Pintas yung tinitira namin, guys. 35, 36, 37, yun bahay namin yun. Pero so, kahit sa sobrang namin ng trabaho, may inspired ka pa rin magtrabaho kasi yung kikitain mo dito, hindi mo kikitain yun sa Pinas. Pangalawa, knock on wood. Pag
Nadisgrasya kami dito nagtrabaho. May mga insurance, kapit kami ng insurance. Yun lang maganda sa Singapore talaga. Tapos, ang mga katulong na sinorte sa amo, minsan, ang lalaking mga bonus. Pag Pasko. Pero yung mga Chinese, pure Chinese employers talaga, magbibigay yun sila ng mga angpaw. Angpaw is red packet, guys. Yun yung pulang envelope na nilalagyan nila ng pera. Binibigay nila sa iyo. Kaya usually, pag Chinese family, or may harang Chinese blood yung ano mo, amo mo, pag Chinese New Year, dami namin lulutuin. As in, morning until evening yung lutuan, hugasan ng pato. Tapos, nabibigay sila ng mga angpaw. Nakakatuwa nga eh. Tapos, pinakapaborito ko dun, guys, is yung ano, yung magmi-mix-mix na ng lohei or yushin. Kasi, paborito ko talagang lawson yun, guys. Tapos, ano, ito sa amo namin is ano, masobra lagi pagkain kasi mahilig sila sa party. Kaya nung pumunta ako ng Japan, na-miss ko talaga yung buhay dito. Kaya bumalik ako dito after 6 months. Isa pa, guys. Napakalinis ng Singapore. Tapos, safety ka dito kahit saan ka mapupunta. Tapos, end-to-end ng Singapore is 45 minutes drive lang. So, hindi ka mawawala dito. Lahat ng bus dito is aircon. Sawa ng Diyos. At grabe yung coronavirus dito sa Singapore ngayon. Hindi masyadong marami yung ano, na sa hospital or mga taunan affected kumbaga. Natatakot na akong bumalik dito after ng vacation ko. Pero kaya natin bumalik kasi nga may mga pangarap pa tayo, hindi pa naabot o hindi pa nabili, diba? Kailangan natin patrabuhan yun. So, bumalik ulito after 2 weeks of vacation. Masarap mamuhay sa Pinas, guys. Kung may pera, kapag wala kang pera, ay nako, sasakit ang ulo mo. Kasi, mga taas na rin mga bilihin ngayon talaga. Araw-araw ka lang papalabas ng pera, tapos walang pumapasok. Mahirap nun. So, nung bumayag ako dito, second home or second family ko na rin itong Singapore, guys. Kasi, kung comfortable ako sa lugar na aking ginagalawan, o mundo kong ginagalawan. Very isigoy ang amo ko. Mabait. Sinwerte din talaga ako. Pero nung una kong mga amo dito sa Singapore, hindi naman ako sinasaktan, pero mas lang very strict. Wala kang day off sa loob ng 10 buwan. Para kung mabubuang sa loob ng bahay, ha? Tapos, bawal pa ang phone. So, wala kang makausap. Tapos, you're going through a homesick feeling. Ang hirap yun, guys. Yung every night, maalala mo na tabi-tabi kayo matulog ng mga kapatid mo. Mama mo, papa mo. Tutulo ang luha mo pag hihiga ka na ng kama mo. So, patibayan lang yan ang loob. Kung sino makasurvive, yun nagtatagal doon sa Singapore. Pero may mga tao din pa lang talagang hindi siniswerte. Minsan, after 1 week, uuwi na. Kasi hindi na kaya yung buhay ng Singapore. Pero mostly tayo mga Pinoy, fighter tayo kung magawa. So, kahit anong pagsubok pa dito, nilalabanan natin na niyan ng ngiti. So, akala ng mga kamag-anak natin sa ano, sa Pinas, napakasayang buhay dito. Ang ganang buhay dito. Yung mga ngiti yung nakikita sa, ano, sa Facebook, sa mga multimedia na yan. Tuwing linggo lang yan. Nangyayari kasi, simple. You're free to do whatever you want during Sunday. As long as, hindi ka lang malabag sa mga rules dito. Sarap ng pizza. Mura lang. Nakasell kasi sila ngayon, guys. Ang touch mong slices. Ang ganito kalaki. $3 for $10. Pwede ka mamili ng mga flavor. Hawaiian. Triple cheese. Pepperoni. Kaya, mixed with vegetables. Daming choices. Kaya, kasi malaki-laki yung sa kinikita natin dito, namin dito. OTTP din kami. Kasi, kung padalangin lang din lagi sa Pinas, buhay namin,
wala nang pera. Wala ka na may pag-invest pa sa mga gusto mo pag-invest ng pera mo. So, wala nang tatatrabaho kami dito. Nag-iisip kami kung paano kami makaipon. Pag may ipon na. Ang negosyo ang gusto namin pasukan. Kasi I'm telling you guys, 4 months ago, pumasok ako sa ano. Bubo yan. Nag-invest ako ng mga $2,000. Eh, 4 months ago. No, 4 months, 5 months ago. Eh, dumating naman ang ano. Pami ng mga baboy, yung swine fever ba? Yung swine fever yun. Nagkamatayan yung baboy ko. So sa $2,000 na yan, walang natira. Kasi, nanganak na yung dalawang inahin. After 2 days, namatay yung mga, ano, yung mga piglets. Pati din yung mga kapitbahay namin na nag-aalaga ng baboy. Yung mga baboy na napatay din. Ganun talaga sa negosyo, minsan. Swerte, minsan. Parang kambo lang yan. Kaya, yun. Try and try lang. Until you succeed ba? Kasi, kung patutulugin mo lang yung pera mo sa bangko, naglolo ang value ng pera mo habang mga bilihin is nataas. Eh, hindi tumataas yung pera mo sa bangko ng bongga, diba? Kaya, eh, kahit ko kayong mga OFW, no? Ano hindi yung mga pag-ibig at saka isa-isa is, yung pag-ibig, kailangan every month mag-limit kayo nang maka-avail kayo sa ano, MP2. Yun yung bongga yung interest guys, 8% for 5 years. Pwede mo naman kasi yung ano, installment yung ano, deposit mo ba? So every month, for example, pagdala ka lang ng 10,000 hanggang magkano ang kaya nyo ilagay nyo sa MP2 account nyo. Mas okay-okay na rin sa bangko. Kasi ang bangko, magkano lang yun sa bangko ngayon? 4% per ano? Hindi talaga masyadong mataas, at least sa ano, MP2 pag-ibig is, ano siya, 8%. By the way guys, sobrang busog ko talaga. Dalawang slice eh. Ito isang slice to kanina. Oh. Ubus ko na. So yung isa, pang dinner ko na yan. Nagkasinta tayo ng pera. Yan ang buhay ng OFW dito sa Singapore. Sana ma-inspired kayo sa story ako.